Magandang hapon mga kaserbisyo! 3:03 ang oras po natin ngayong araw ng Miyerkules, August 14, 2024. Kamusta po mga kaserbisyo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako to, si Chang Ami. Naku po, espesyal ang araw na ito dahil meron po tayong inaantabayanan na Heroes Welcome para po sa ating mga atletang Pilipino. Ito po ay ang pagbibigay dangal, a Heroes Welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians. Sisimulan po yan, naku mamaya, mga bandang 3:30, pero ang ating po mga kaservisyo reporters ay nandoon na po sa Maynila po. At nandoon na ang ating ilang mga kaservisyo reporter at nag-aantabay na rin po dahil magsisimula po ang parada dyan po sa Aliw Theater. Pagkatapos po ito'y tatahak patungong Rojas Boulevard, dadaan ng P. Burgos at dadaan din po ng Finance Road, tapos sa Taft Avenue at sa Quirino Avenue. Tapos susundan po sa Adriatico naman, tapos magtatapos po sa Rizal Sports Complex kung saan magkakaroon po ng ceremony doon kasama ang ating presidente na si President Ferdinand Marcos Jr. So nakaantabay na po ang ating mga kaservisyo reporters doon. Kaya po hindi po natin alam kung tayo po ay magkakaroon ng regular na programa, pero ganun pa man, dyan lamang po kayo. Tutok-tutok lang. Dahil marami pong mangyayari ngayong araw na ito. Sa mga nakatutok po sa atin sa Teleradyo Servisyo YouTube channel, ganun din po sa Prime TV at sa Sky Cable Channel 26 at sa iba pang cable providers po natin, nakikita po ninyo ngayon yung kuha ng update po. Ay, nawala lang, kanina naroon. O sige, yung Heroes Parade nga po na inaabangan sa Pasay City para po sa ating mga atletang Pinoy. Okay, para lang po makakuha tayo ng update doon, ipasok po muna natin ang ating pong mga kaservisyo reporters. Unahin ko na po si Robert Mano na nandiyan na po yata sa Pasay din. Robert, nasaan ka ba sa mga oras na ito? Magandang hapon sa iyo. Chang, magandang hapon sa iyo at mainit yung weather, lagay ng panahon dito sa Pasay City. Pero kasing init naman ito ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa inaasahang paglabas ng mga atleta natin, ng mga lumaban sa Paris Olympics 2024. Nandito ako mismo sa labas ng Aliw Theater dito sa may Vicente Soto Street. Dito mag-uumpisa, Chang, yung Heroes Parade, yung pag-welcome doon sa ating mga atletang Pinoy na sasakay. Dito nakahilera kasi yung float na sasakyan itong ating mga atleta paikot mula dito sa Pasay City papunta dyan sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon, nakahilera yung mga nag-aabang natin mga kababayan para masilayan, makita at maipaabot yung kanilang saludo, diba? At pagiging proud sa ating mga atleta na nagdauwi naman talaga ng mga medalya mula dyan sa Paris Olympics. Any moment, magsisimula itong parada. At gaya nga nung binanggit po, Chang, asahan na ng mga motorista, lalo na yung babiyay sa may bahagi naman ng Rojas Boulevard, magsisikip po yung daloy ng traffic dyan, lalo na kapag nagsimula itong parada. At dito sa parada, mauuna yung mga MMDA band at susundan yan siyempre ng mga kasamahan natin sa media na nakatutok at nakaantabay dyan. At pagkatapos yung dalawang magkasunod na float ay doon nakasakay yung ating mga atletang Pinoy na kakaway, na sasalutuhan siyempre at makikipag-kwentuhan din siyempre doon sa ating mga kababayan na Matsaganagita. Alam mo siyang kahit napakainit dito, nakahilera yung mga fans dito sa labas ng Aliw Theater. Magito sa Rojas Boulevard, natanong ko kanina, may mga estudyante, siyang ha, mga nakahilera sila kahit napakainit ng panahon, naghihintayin Matsaga sila. At hindi mo makikita na iniinda nila yung init, excited daw sila nung kinakausap natin na makita
itong mga atletang Pinoy ito dahil kasaysayan daw kasi yung nangyari. Kaya totoo gusto naman. Nila makita personal yung ating mga atletang Pinoy siyang. Ay kahit na napaka-init niya yun, parang extraordinary yung init. Parang nasa mga 32 degrees dito sa Quezon City. Eh dyan, ako napaka-init. Mas mainit mas dahil mainit ang salubong sa mga atleta. Kaya dapat may dalang payong, may dalang tubig. Pero nakakatuwa yung mga kababayan natin na talagang syempre excited ang lahat na makita ang mga atleta natin, di ba? At pasalamatan at marinig naman nila yung this time ang pumapalakpak sa kanila ay yung mga kababayan talaga nila, di ba? At proud diba? Na proud. Proud na proud sa kanilang mga inuwing tagumpay dito sa ating bansa, di ba? Hindi lang kasi personal na tagumpay yun siyang eh, tagumpay ng bayan yung ibinigay nila sa atin. Totoo. Kaya sasaluduhan natin sila pagdaan nila syempre at mamaya siyang i-report ko sa'yo sa programa mo umabot kung mag-uumpisa itong heroes welcome at parada ng ating mga atleta Pinoy. Balik muna sa iyo, Chang Ami. Maraming salamat at inom-inom ng tubig, Robert, ha? Maraming salamat. Thank you, Chang. Ingat. Yan po si Robert Mano. Samantala, nako, eh, pinag-uusapan din nga po natin kung saan dadaan yung parada, yung mga float. Kasama po yung MMDA band. Eh, baka po ma-traffic po kayo, lalo na yung mga pauwi po sa oras na ito. Baka yung iba, eh, nauna nang nag-out sa opisina para din makapanood ng parada. Kaya alamin po natin ang sitwasyon sa ilang kalsada po sa Maynila na dadaanan nga po ng Heroes Parade. Nagbabalita at nagseserbisyo ang ating kasamang si Christian Usores. Christian, kamusta naman dyan sa lugar mo? Magandang hapon, Chang Ami. Speaking of mainit nga, eh, nakahanda na rin ang ating mga kaserbisyo dito sa lungsod ng Maynila para sa kanilang mainit na pagsalubong sa ating mga Pilipinong atleta na lumaban nga sa 2024 Paris Olympics. Kanina ay inikot ko yung ilan sa mga rutang dadaanan nung parade float mamaya at makita natin na marami na rin mga kaserbisyo natin ang nag-aabang. Dahil sa may bahagi ng Rojas Boulevard sa may tapat ng Rizal Park, may mga nakita na tayo dyan na mga ilang opisyal o mga nakapwestong sasalubong o kakaway daw mamaya. Dahil ang sinasabi ay hihinto daw yung ating mga atleta doon sa tapat ng Rizal Park maya para magbigay pugay sa ating pambansang bayanin na si Dr. Jose Rizal. Sa ngayon ay isang aming maluwag pa naman yung bahagi ng mga kalsada na dadaanan ng ruta dahil ang sinabi naman sa atin ay hindi naman talaga tuluyang isasara yung mga kalsadang ito, magpapatupad lamang ng stop and go scheme. So, kung habang dumadaan yung mga atleta, yung float, eh pansamantala muna titigil ang mga sasakyan, pero pagkatapos ng madaanan itong mga float na ito, ay bubuksan na muli sa mga motorista. Pagdaan din natin ano ng Burgos Avenue, nakita natin kahalos kada kanto may mga nakita tayo mga medical station na ready magbigay ng first aid kung kakailanganin. Pagpasok din dyan sa may bahagi ng Taft Avenue, nakita natin marami na rin mga estudyante, may mga bitbit ng watawa, tagaabang para nga sa parada. Mamaya, ilang sandali na lamang ito, no, Chang Ami. At pati dito rin sa may bahagi ng Quirino Avenue, nakita natin yung malapit mismo sa neighborhood na dating tinerhan ni Carlos Yulo. Nakita natin na yung ilang mga residente, yung ibang mga nagtatrabaho sa ilang mga establishmento ay nag-aabang na rin sa tabi ng mga kalsada. Nakita rin natin, Chang Ami, no, na marami na rin mga polis na nakasala at pati na rin mga tauhan ng MMDA na tumutulong na sa mga oras na ito sa pagmandok ng trapiko kasi nga mamaya ay inaasahan natin na maapektuhan nga yung daloy ng trapiko pag dumaan na itong float ng ating mga atleta. At dito naman sa may bahagi ng Rizal Memorial Coliseum, makita natin kanina may mga ilang estudyante at mga magulang na rin papasok na dadalo doon sa magiging programa dito mamaya. Ito yung mga estudyante ng Aurora A. Quezon Elementary School kung saan dati nag-ari itong ating two-time gold Olympic medalist na si Carlos Yulo. So sa mga sandaling ito, Chang Ami, ay maluwag pa naman yung daloy ng trapiko dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard, sa may Burgos Avenue, sa may Taft Avenue, dito rin sa may Quirino Avenue at sa may Adriatico Street. Pero asahan nga po na maya-maya kapag nagsimula na yung Heroes Parade ay maapektuhan ng pansamantala itong daloy ng trapiko. Chang Ami. Christian, may mga nakikita akong bus. Abay, ang mga laman ba niyan ay mga empleyado ng mga government agencies or mga estudyante? Ito, dyan nakapwesto yung mga booth. Yung mga booth na yan, Chang Ami, na nakikita natin. Mga empleyado ng gobyerno yan. Kung tama ako nang kita, mga taga PCO yan kasi sila din yung maghahatid sa atin ng mga live footages doon sa mga key points na dadaanan ng parada mamaya. Pero may mga ilang estudyante rin, Chang Ami. Nakikita kami ngayon sa video ng mga estudyante yung naglalakad. Kamusta yung kanila kasama yung mga pamilya? Yes, papasok na yan dito sa may Rizal Memorial Coliseum kasi nga sila yung mag-aabang doon naman sa programa.
mamaya siyang aming pagdating dito ng ating mga atleta. Ay Christian, wala ka bang nakikita dyan ng mga nagbebenta? Kasi pagkaganyang may mga parada, syempre, business is good, di ba? May mga nagbebenta ng tubig, ng mani. Ang nakita ko lang, meron dito mga taga-MMDA, naglalabas sila ng mga ano para mga kahon-kahon ng mga tubig, siguro ipamimigay ito mamaya din sa mga very good. Mga mag-aabang. Tapos may mga nakita rin ako ng mga staff na parang may mga hawak na maliliit na mga watawat. Ayun, pinamimigay. Siguro ipamimigay ito doon sa mga manonood mamaya. Yun naman yung libre. Libre naman, Very good. kasi baka meron, alam mo na, meron tayong mga kababayan na mga matatalino at mga magagaling din. Diba? Sasabayan niya ng negosyo. May magbebenta ng watawat, ng t-shirt. Dapat ginalingan nila. Wala ka pang nakikita. Yun nga din ang hinahanap ko Kasi baka may mga nagtitinda ng mga t-shirt ng mga Carlos Yulo. Pero so far, wala pa ako nakita dito sa, lalo na sa paligid itong Rizal Memorial Coliseum kasi dito talaga magtatapos mamaya yung programa. Oo, pero marami naman dyan ang mga tindahan ng mga pagkain na bukas at handang magbigay ng pagkain din. Pero syempre magbabayad. Ha? Baka siniling, baka sabihin i-charge po nyo yan kay Christian. At saka isa pa sa amin, napansin ko lang yung dinaanan ko yung ruta kanina, mukhang malinis naman, mukhang nakaganda naman ng maaga itong LGU. Nalinis na maaga itong ruta. Wala akong masyadong nakitang mga sidewalk vendor. Wala. Baka pinakiusapan muna. Saka dito sa may bahagi ng TAF, parang meron pa mga hinahabol na pinuputol na tangkay ng puno. Baka kasi madaanin ng float mamaya, medyo mataas. Sana matapos bago yung mismong start ng parada. Para safe na safe. Sige, antabayan na natin mamaya, Christian, ang pag-uulat mo pa. Yes, ang aming abangan po natin mga kaserbisyo, ang coverage po ng teleradio serbisyo at radio sa Istrenta. Maraming salamat, Christian Usores. Yan po ang ating Heroes Welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians. Babalikan po natin ang ating mga kaserbisyo reporters maya-maya po para din magbigay po ng mga update dun po sa mga lugar na tatahakin pa ho nitong paradang ito. Abangan natin yung sitwasyon dyan naman po sa P. Burgos, sa may Taft Corner, Calao. Dahil maraming estudyante dyan, malalaman natin kung sila ba ay pinauwi ng maaga or sasali at sasama sa ating parada ngayong hapon. So tutok lamang po kayo dito sa Teleradyo Serbisyo, Radyo sa Istrenta. Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Dyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Oras po natin 3:20 ng hapon at tayo pa rin po ay nakaantabay sa parada po na mangyayari ngayong hapon sa Maynila. Pero bago yan, gusto lamang po natin batiin ako ang mga present na sa ating pong programa ngayong hapon at binabati po tayo at wine-welcome. Una na dyan si Virgo Profogo. Ganun din kay Alicia Palomo. Sabi niya, hinahanap niya ang mga sakto ladies. Hello din kay Louie Basco. Happy Wednesday po, Chang Ami. Thank you po sa song request ko kahapon. And listening po sa inyo habang nasa biyahe. Ingat-ingat. Magandang hapon din kay Roberto Clemente na nanonood naman sa Kalumpit, Bulacan. Ganun din kay Ethel Estrella. Kamusta po? Magandang hapon din kay Maria Dulce Orate. Ganun din kay MJ Shirley. Sabi niya, Chang Ami, literal na mainit na pagsalubong. Oo nga. Talagang excited nga po ang lahat. Ganun din si Nona Damian. Ang ilan po sa mga atleta na sasama po sa parada, of course nandyan ang ating two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Siyempre, kasama po siya. Kasama rin si Ira Villegas, yun naman pong ating sa boxing, sa women's. At nandyan din si Nesty Petesio, si EJ Obiena, si Alia Finegan. Ilan po yan sa mga makakasama sa parada ngayong hapon at hinihintay na nga po yung pagsisimula ng Heroes Parade sa Aliu Theater. Puntahan po muna natin ang ating mga kaserbisyo reporters. Bye.
Balikan natin ang ating kasamang si Robert Mano. Robert, kamusta? Magsisimula na ba ang parada? Nako tiyang, hindi pa, pero any moment magsisimula na ito dahil nagpupumuporma na, pumupwesto na yung mga security. Itong MMDA, itong Philippine National Police ay humihilera na dito sa may kahabaan ng Vicente Soto Street, malapit dito sa Aliu Theater. Hindi pa nag-uumpisa yung parada, Chang, pero nakita na natin dumating dito yung kapatid ni Carlos Yulo na mag-isang dumating dito ngayon at naghihintay dito rin sa pagdating ng kanyang kapatid naman na two-time gold medalist. Sa ngayon, Chang, wait and see yung sitwasyon dito, pero kahit napakainit gaya ng binanggit ko sa iyo kanina, hindi natitinag yung ating mga kababayan na matyagang naghihintay dahil gusto nga daw nila talagang makita, gusto nilang makamayan, gusto nilang maiparamdam doon sa ating mga atletang Pinoy kung gaano sila na-appreciate itong ating mga kababayan dahil sa tagumpay na ibinigay nila, dahil sa husay na ipinamalas nila pagdating sa Paris Olympics 2024. Sa ngayon, Chang, yung unang bahagi nitong motorcade, nakasakay na yung mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. At yung ibang mga tauhan din ng Philippine National Police ay pupupuwesto na. So, senyales ito, Chang, na any moment from now ay magsisimula na, darating yung ating mga atleta at lalakad, uusad itong kanilang motorcade para naman makita, makawayan. At hindi mo pa nasisilip, hindi mo pa nasisilip, Robert, kung saan ka nakapwesto ngayon yung mga atleta natin. Chang, wala pa dahil dito tayo mismo sa labas ng Aliu Theater, dito yung media box. So lahat ng media ay dito nakapuesto at sinasabi na mula dito sa Aliu Theater ay lalabas sila itong mga atleta natin. So paglabas niyan, dire-diretso na yan, Chang, sasakay na yan agad sila doon sa kanilang float at dire-diretso na yung usad niyan palabas agad dito ng Ross Boulevard, Chang Ami. Oo. So sa ngayon, wala pa tayong anong oras ito eksaktong magsisimula. Pero ang sabi ay 3:30. So any moment now ay baka ito'y magsimula na. Kaya kamusta yung mga kababayan natin dyan na nag-aantay at mga nakapila? Alam mo siya, kahit napakainit, nakahilera sila. Na ang hilera nila na ito ay sa tapat mismo nito mga float ng ating mga atleta. At iba pa yung nandoon sa pagtawid mo ng Ross Boulevard ng mga naghihintay. Iba pa yung mga nandoon. So alata na excited. Kita mo yung excitement ng ating mga kababayan para nga makita itong ating mga atletang Pinoy, Chang Ami. O napakarami. No? Wala pang binibigay na crowd estimate sa atin kung mga ilan. Wala pa binabanggit ng Southern Police District o itong sa Pasay City Police District, Pasay City Police, kung gaano karami itong mga kababayan natin na nandito nag-aabang para sa parada, sa pagparada ng ating mga atletang Pinoy, Chang. Oh. So ang nakalagay dito ay mula sa Aliu Theater ay magle-left ito patungong Rojas Boulevard. Tama ba? Tama. Tapos dediretso sa P. Burgos. Oo. Tapos magra-right turn sa Finance Road. Ano yan, Chang, pag sinabing P. Burgos, yan yung dulo na sa may lalampasan mo na yung luneta. Oo. Sa pinakakanto ng luneta, yan yung may kalabaw. Oo, dulong-dulo na. Oo. Tapos doon sa may Finance Road, kakanan. Ayan. Pagkatapos, yun naman, sa banda yan. Kanan yan ng Finance Road, yan naman yung ating National Museum. Ayun. So pagdating doon ay kakanan naman patungong Taft Avenue. Ayan, Taft Avenue. Pag Taft Avenue, ibig sabihin may makikita ang LRT. Pero syempre, nasukat naman yung mga float na hindi tatama sa LRT. Huwag naman ganoon. Hindi naman. So mula Taft Avenue, ito naman ay kakaliwa ng President Quirino Avenue. Ayan, tama yan. At pagkatapos ng President Quirino Avenue, malapit-lapit na yan, di ba? Malapit-lapit na yan doon patungo sa may Adriatico at Rizal Coliseum. Oo. Ano ba yung inaasahan natin na magiging ceremony sa loob ng Rizal Coliseum ngayong hapon? Oo. Pagdating, kung kahapon, Chang, pagdating ng ating mga atleta ay sa Malacanang sila dumiretso bilang pag-welcome din sa kanila ng ating Pangulo at ng First Family. Ngayong araw naman, ay ang lungsod ng Maynila ang magbibigay ng pagkilala sa kanila. Kaya dito sa Rizal Stadium mangyayari yung programa sapagkat marami sa ating mga atleta ay dito po nagsimula. Diyan sila nag-training, diyan sila unang nakilala, diyan na bagamat medyo sabihin na natin talagang sira-sira yung mga equipment nila, may mga
sira. O medyo may kalumaan na yung lugar. Oo, nakakalungkot, sana ayusin. Oo, pero dyan lumabas yung kanilang galing, di ba? Misa nga, baka sabi ng iba eh, advantage dahil sa mga kahit anong paraan eh, tatambling at tatambling. Dyan sila nagtraining. Tatalon, di ba? Oo, dyan sila nagtraining. Kaya... So, ang mangyayari dyan, Chang, ay dahil bukod doon, eh, yung iba sa ating mga atleta, kagaya ng ating pole vaulter na si EJ Obiena, kagaya ng ating ni Carlos Yulo, sila ay mga produkto ng lungsod ng Maynila. Noong mga kabataan nila, Chang, sila'y lumalaban sa palarong pambansa at ang nire-represent nila ay ang Manila City. So mamaya, pagdating nila doon, ay bibigyan sila ng pagkilala ng lungsod ng Maynila bukod doon sa recognition, ay may mga cash incentives na ibibigay din sa ating mga atleta, Chang. Ayun. O sige, maya-maya, Robert, babalikan ka namin dahil, naku, nakaantabay na ang buong Pilipinas dito nga po sa magiging Heroes Welcome para po sa ating mga atletang Pilipino na lumaban sa Paris 2024 Olympics. Maraming salamat, Robert Mano. Balik muna sa'yo, Chang Ami. At ngayon naman po, makakausap natin sa linya ng telepono ang presidente po ng Philippine Olympic Committee. Wala pong iba kundi si Mayor Abraham Bumble Tolentino. Mayor, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito para sa Teleradyo Serbisyo. Ay, magandang hapon po, Ate Ami. Magandang hapon po sa inyong lahat. O, kamusta po, Mayor? Kayo po ba ay nakapagpahinga na dahil mukhang napaka-busy po ng schedule? Nasa opisina po, nag-monitor dyan sa parade habang nag-determine ng papeles na naiwan ko. Opo, opo. Mataas pa sa akin. Eh, kamusta po? May ma-update na po ba tayo sa parada? Yes, yes. May list ako ng mga kung sinong paparada. Opo. Sino-sino po? Yeah, of course, in-insure natin na si Caloy ang nasa isang float. Opo. I-distribute. Bigyan natin ng binibigyan namin ng space for it. It's his day and limelight. Mm-hmm. Parapat-tapat lang na bigyan ng parangal itong mga nagmedalya at yung kasama pang ibang Olympian at yung mga officials na doon po sa isang float. Opo. Kamusta po yung naging paghahanda po doon sa mga float na sasakyan po ng mga atleta natin? Maayos naman po yan. Matagal na pong dapat nga po kahapon yun sa pagdating namin kung napaaga po yung dating namin. Kasi inabot po kami ng nag-refuel pa sa Bangkok. Inabot po ng gabi, na-cancel po yung kaya po na-move ngayong hapon. Araw po, opo. In a shorter route na para hindi man masyado makaapag sa traffic. So, ito na po yung PITC to Rizal Memorial. Mm-hmm. Ano pong pakiramdam, Mayor, dahil talagang ito pong inihandang parada at pag-welcome po sa ating mga atleta ay talagang napakahalaga para po sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Totoo po yun. The heroes welcome, no? Ngayon lang nangyari, first time. Yung nga rin po yung sinabi ko kay Pangulo kahapon sa Malacanang. First time din sa Olympics na from airport to Malacanang. Opo. Then with heroes welcome pa. Dapat nga po sa lahat kahapon yun, pero natuloy din po ngayon. So masyadong nagpapasalamat po ang ating atleta din at nabigyan ng ganyang pagkilala at parangal. Nagbigay naman talaga ng karangalan sa bansa na pinaghirapan naman po nila. Opo, totoo po. Apat na taon. Mm-mm. Apat na taon o yung iba nga po, baka higit pa, no? Eh, Mayor, kamusta po ang damdamin ng ating mga atleta nung sila po ay finally nakauwi na dito po sa atin? Alam ko, pagod po yung karamihan, pero may saya din po sa puso, ano? Of course, sabi na rin nilang gustong makita ang kanilang pamilya. Opo. At matagal lang kami doon dahil nag-training camp pa ng isang buwan. Opo. So bumalik, so nasaya din sila dahil sa announcement kahapon, pati mga coaches, may natanggap na rin incentives. No? Mm-hmm, mm-hmm. Eh yung pong mga bata ngayon na nangangarap at gusto rin pong sundan yung yapak ng mga naging atleta po natin. Ano pong mensahe ang ibibigay po ninyo sa kanila dahil ito po talaga ay malaking inspirasyon lalo na't nakita po natin na may laban ang Pilipinas po sa Olympics. Totoo talaga. Po Totoo po yun, no? Hindi naman kailangan ng
ang malaking pag-asa talaga ng mga Pilipino. Kaya maging inspirasyon niya ng kapataan. Hindi naman kailangan ng katangkaran dyan. Hindi naman po kailangan ng kalakihan ng katawan. Marami pong sports na tugma sa pangatawan ng Pilipino. Bukod po dun sa gymnastics, marami pa pong sports na pwedeng paglaanan ng panahon at ng all logistics and all resources, no, para po ma-develop. Ito pong mga magiging future athletic at mga atleta, paano po bibigyan ng suporta ng Philippine Olympics po? Naka-coordinate po yan sa mga different NSA. Apo. Yung pong different NSA naman, naka-coordinate naman sa ahensya ng gobyerno at saka sa mga private sectors na tumutulong. So, all are coordinated and in one umbrella. So, sa ngayon, mayroon pong anusyo ang ating amal na Pangulo na suportahan pa ako ng pangangailangan. Magandang ano po yan, magandang nasimulain para po sa sports development. Opo, maganda po talaga ang pinakita ng ating mga atleta. Baka ho may katabi kayo dyan, Mayor, at nang mapasalamatan naman ho namin. May mga katabi po kay atleta dyan o nasa opisina pa ho ba kayo? Nasa opisina po ako dahil naghahabol po tayo ng mga pirmahin ang nasarap po yung monitor ng parade. Mm-hmm. Para bigyan naman ng space yung mga atleta para sa kanila po yung paradang yan. Opo. Mensahin niyo na lamang po, Mayor, para po sa ating mga magagaling na atleta na sumali po sa Paris Olympics. Magpasalamat po sa may kapal, sa mga mamaya na nagtumulong sa lahat. At saka keep on, tuloy po yung after this break, tuloy po ang aming paghahanda sa mga susunod pang kompetisyon dahil maraming lessons na nakuha sa Paris Olympics. Oo. Ako po, yung anak ko, Mayor, tinetraining ko na po ngayon pa lang sa golf. Malay nyo, baka dumating ang araw o hindi natin masasabi. Maging party din po siya ng atleta na magre-represent po sa golf. Hindi po ba? Pwede yan. Pwedeng mangarap. Totoo po yan. Oo, kaya yung mga magulang, suportahan po ninyo ang inyong mga anak. Mahalaga po yun. Totoo po yan. Maraming salamat po sa... Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga mensahe po ninyo. At yan po si Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang presidente po ng Philippine Olympic Committee. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. And God bless you. Ayan po. At oras natin, 3:35. Ay, puntahan naman po natin ang isa nating kaserbisyo reporters na kasama po yung super fan daw po ni Carlos Yulo na nasa Palawan Avenue para mag-abang sa kanyang idolo. Nandoon po si John Mark Cabides. John Mark, magandang hapon. Hello po, ma'am. Magandang hapon. John! Hello, magandang hapon. Oy, kamusta? Ano bang nakikita nyo na dyan? Nagsimula na ba ang parada? Pa po, ma'am, pero parang tumutugtog na yung banda. Medyo mahingay po dito. Oh, dahil nagsisimula na. Anong pakiramdam mo na makikita mo si Carlos Yulo ngayon, John Mark? Yes, ma'am. Ako eh, parang magsisimula na, hindi na makasalita si John Mark at excited na. John? Yes, ma'am. Nakikita Hello, mo po? Na ba yung idol mo? Nandiyan na ba? Wala pa po, ma'am. O, pero anong pakiramdam na makikita mo siya? Inaabangan po namin dito. Sino nga kasama mo dyan ngayon? Yung girlfriend ko po. Oh! Anong oras ba kayo nagpunta dyan? Oh, ma'am. Anong oras kayo nakarating dyan sa Aliw Theater? Ma'am, sakatun ka yan po. Kanina po kami nag-aabang dito mga bandang 12 o'clock. Oo. Bakit mo iniidolo ang isang Carlos Yulo? Pangarap mo rin bang maging isang gymnast? Hindi po ako hindi mag-iidolo sa isang
siya nagbigay ng parangal sa ating... Abangan mo ang iyong idolo na si Carlos Yulo dyan, John Mark. Alam kong parang magsisimula na. Maraming maraming salamat ha at mag-iingat kayo. Okay po ma'am, thank you din po. Yan po si John Mark Cavides, ang super fan ni Carlos Yulo na nasa Palawan Avenue, nakaabang na po. Naku ay ang mga nakatutok din po sa atin sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel natin ay nakaabang na rin, sabi ni RC Car Adventurous. Ah, may Star City pa rin ba? Oo, meron, nandoon po, nakaabang ang mga parada. Sabi nila, nasaan ang parada? Umpisan na, mainit nga daw. Oo, baka inaantay pa ho yung ibang atleta at hinahanda pa para po sa safety ng lahat. Maya-maya lang po ay magsisimula na ang ating pong pagbibigay dangal. A hero's welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians. Sa pagbabalik po ng Teleradyo Serbisyo, nakatuto kayo dito po sa 630 DWPM. Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Nagbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Pansamantala po munang wala po tayong kwentuhan ngayong hapon para po sa ating mga live counseling on air dahil po binibigang daan po natin ang pagbibigay dangal. Ito po ay ang Heroes Welcome para po sa ating mga atletang Pilipino na lumaban po sa Paris 2024 Olympics. O gusto ko lamang pong banggitin yung mga pangalan po ng mga sumaling atleta natin at nakakatuwang isipin kasi talagang dati sanay tayo, basketball, yan ang inaabangan palagi, o kaya volleyball, abay ngayon nga po, binigyan tayo ng karangalan ng dalawang gold medals po ni Carlos Yulo. O, diba? Palakpakan naman dyan. Asan ang ating applause? IBC, yung nagpipindot. Hindi pa pala nai-ready. O sige. So binigyan po tayo ni Carlos Yulo ng dalawang gold medal para po sa men and floor exercise in sa ano po ito? Artistic gymnastics. Dalawa pong gold yan ha. At si Ira Villegas ay nag-uwi naman po ng bronze medal para po sa women's 50 kilogram boxing. At si Nesty Petesio naman, bronze medal din para sa women's 57 kilogram boxing. At ilang pong mga atleta natin na sumali po sa Paris Olympics ay dahil gusto rin po natin silang bigyan ng parangal at acknowledgement at pasasalamat. Unahin ko na po si Ira Villegas, ganun din po si EJ Obiena. Na sa ano po yan, sa men's pole vault, si Ira Villegas po ay sa boxing din. O, oh, diba? At ang ilan pa sa mga atleta natin ay si Alea Finnegan, nasa gymnastics women's individual all around naman. At ganun din ay pasalamat kay Yumer Marshall sa boxing men's 80 kilograms, kay John Senisa weightlifting men's 61 kilograms, at kay Elrin Ando sa weightlifting sa women's naman po 59 kilogram. Sa weightlifting pa rin, salamat at saludo tayo kay Vanessa Sarno. Sa gymnastics, artistic gymnastics at women's individual all around, si Levi Jung Rui Vivar. At ang sa rowing naman po ng women's single sculls ay si Joanny Delgaco. Maraming salamat din kay Samantha Katantan sa fencing and women's foil. Kay Emma Malabuyo sa gymnastics women's individual all around. Kasama din of course si Carlo Paalam sa boxing men's 57 kilogram. Ganun din si Herji Bakyadan sa boxing women's 75 kilograms. Marami talaga tayong magagaling na atleta sa boxing. Sa golf naman, eto pinanood ka talaga ito. Sa women's individual ay napakahusay din at maraming salamat kay Bianca Pagdanganan. At ganun din sa napakahusay na si Doty Ardina sa ating pong golf's women's individual. Ay, suportahan po natin ang lahat ng ating mga atleta. Sa judo women's 63 kilogram si Kiyomi Watanabe. At sa swimming naman po sa women's 100 meter dash at freestyle, si Kyla Sanchez.
Salamat din sa kay Harold Hatch sa swimming po sa men's 100 meters butterfly at sa athletics sa women's 400 meter hurdles si Laureen Hoffman. Yan po ang at meron pang natira sa athletics men's 110 meters hurdles ay si John Cabang Tolentino. Yan po lahat ang ating mga atletang Pilipino po na sumali sa Paris Olympics ngayong pong taon na ito. Nakasama po sa ating pong Heroes Welcome na ginaganap po at gaganapin ngayon. Mukhang naka-ready na at magsisimula na, kaya alamin po natin ang sitwasyon mula kay Christian Yusores. Christian! Magandang hapon, Chang Ami. Nandito na ako ngayon sa loob ng Rizal Memorial Coliseum. At sa mga nanonood na sa Teleradio Serviso, kung makikita ninyo, marami ng tao dito sa loob ng Coliseum na naghihintay sa ating mga Pilipinong atleta. Pagkatapos ano magaganap na, heroes pa rin ang atin. Open ito, Chang Ami, sa lahat ng ating mga kaservisyo na gusto pumunta dito. Magpunta lamang po kayo dito sa may Rizal Memorial Coliseum sa may bahagi po ng Malate, Manila. Ipaita lang natin sa mga pupunta pa dito, bukas na bukas po ang gate ng Rizal Memorial Coliseum para sa mga pupunta natin mga kaservisyo na gustong masaksihan yung ating mga Pilipinong atleta na kauwi lamang po mula sa kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics. Sa loob kanina ay mayroong nagpapatuloy ng programa para bigyang aliw yung mga estudyante, yung mga residente na nagpunta dito. Karamihan sa mga nandito sa loob, Chang Ami, ay mga estudyante, yung iba rin ay mga atleta. So mula dito sa may entrance ng Rizal Memorial Coliseum, ayan, ito may mga, meron ditong mga taga Philippine Sports Commission, paita lang natin. Hello, kaway kayo si Chang Ami. Ayan, namimigay sila ng mga tubig, hello, ng merienda, ng mga... Salamat. Yes, sino ba pinakainaabangan ninyong atleta mamaya? Gusto. Ikaw naman, ma'am. Tiyulo po. Okay. Yun, yun, mga ating mga medalist, Chang Ami, ang inaabangan ng ating mga taga mga kaibigan natin mula sa Philippine Sports Commission dito. At habang hinintay nga, Chang Ami, yung pagdating ng ating mga Pilipinong atleta dito ay nagkakaroon ng maikling programa sa loob at tuloy-tuloy pa yung pagdating dito ng mga kababayan natin, mga kaservisyo na gustong sumakses sa magiging programa mamaya. Ang magaganap mamaya dito, Chang Ami, bukod sa bibigyang parangal yung mga Pilipinong atleta nga na lumahok sa 2024 Paris Olympics, ay ang Manila LGU ay magagawad ng 2 milyong cash incentive para kay Carlos Yulo, kasi nga 2 medalya yung kanya nga iwi na gold medal yan. Pati na rin kay EJ Obiana, meron naman siyang 500,000 pesos na cash incentive din mula din sa lungsod ng Manila. Sila kasi yung mga atleta na talagang, kumbaga, ang tawag sa kanila, Batang Maynila. Mga resident sila ng Maynila. Kasi itong si EJ Obiana, Tubong Tondo, si Carlos Yulo naman, dito lang, malapit sa Rizal Memorial Coliseum, sa taga-Malate lamang ito. Kaya ito yung pinaka-sitwasyon ngayon dito, Chang Ami. Maluwa pa naman din yung daloy ng trapiko sa labas ng Coliseum. Nakikita natin na marami pa rin mga sasakyan ang nakadadaan. Tuloy-tuloy yung pasok dito ng mga manonood nga ng programa mamaya. Kaya kung may mga gusto pang humabol dyan, Chang Ami, ng mga kaservisyo natin, ay libre, walang bayad hanggang mamaya, hanggang sa pagpapatuloy daw ng programa mamaya ay mananatili bukas ito sa ating mga kaservisyo para masaksihan na ang pag-uwi ng ating mga kaservisyo ng atleta. Yes, Chang Ami. Oo, kanina nabanggit ni Robert na parang nakita na niya doon sa Aliu Theater yung isa sa mga kapatid ni Carlos. Oo, Yulo. Diyan ba, may mga nakikita ka bang mga kapamilya or kamag-anakan ng ating mga atleta na pwede nating makausap? Dito sa Coliseum, Chang Ami, wala. Pero kanina, nung nadaanan natin yung area ng bahay ng pamilya nila Kaloy, ang nadatnan lang natin doon ay yung kanyang lolo. At inaabangan nga natin mamaya kasi ang sinasabi... Dadaanan ba yung bahay nila doon sa parada? Medyo looban yung bahay nila, Chang Ami. Okay. Pero yung ruta sa may Adriatico Street, doon bandaraw malapit yung bahay. Oo. Baka doon so, sila nakabang. So abangan mamaya, oo, ang sinasabi kasi baka daw huminto saglit yung float para salubungin nga ni Yulo yung kanyang pamilya. Pero abangan natin kung yung buong pamilya ni Carlos Yulo ay sasaksihan siya o sasalubungin kapag dumaan na yung float mamaya dito sa may Adriatico Street. Okay, maraming salamat. Yan po si Christian Yusores. Salamat, Chang Ami. Maraming salamat. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon dyan po sa bandang Taft Avenue. Dahil yan po ay dadaanan din ng ating parada. Naroon po ang ating kasamang si Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon. Magandang hapon, Chang Ami. Di mawari ang saya at excited ng mga nag-aabang na fans. Ngayon sa homecoming parade,
na kung saan na binita ang ating mga atleta na galing sa, o sumabak sa Paris Olympics. Yung mga nasa likod po ngayon, sa estimado nila ay nasa 500 na senior high school students ang narito ngayon. So, iba sa kanila, o karamihan sa kanila naghihintay pa mahigit pa sa isang oras, pero hindi nila alintana yung init ng panahon kasi para sa worth it daw ang paghihintay sa mga atleta. Kanina rin, nakita natin na merong mga kahon ng tubig at mga tinapay na pinapabigay dito para kahit paano ay mabawi ang kanilang gutom sa paghihintay. Nakahanda na rin ang kanilang mga panderitas na iwawagay-iwag mamaya sa pagdating ng ating mga Olympians. Nang makausap natin ng ilang sa mga estudyante dito, nila napakalaking inspirasyon at mabuting ehemplo umano ang ating mga atleta na sumabak sa Paris Olympics dahil pinapatunayan lamang nila na walang pangarap. Malaking pangarap ang Trisha, ngayon muna ang latest dito sa... Trisha, kamustahin natin yung mga estudyante dyan na nariyan sa likod mo. Tanungin mo, sino bang atleta nga? Siyempre, lahat ng atleta inaabangan, di ba? Sino ba yung talagang, sino ba yung nila yung naging laban sa Paris Olympics? Ayan, isa sa mga senior high school student na kasama natin dito. Anong pangalan niya, Trisha? Kasama natin si Alfredo. Alfredo, sino sa out of 22 na Olympians natin, sino ang pinaka-inaabangan mo? Personally po, ang inaabangan ko po ay si Carlos Quiroz. Bakit si Carlos Quiroz? Siya po yung nakapag-uwi po ng 2 gold medals po natin para magpanaki po ang ating bansa. At sa tulong nila po, nagkaroon din po tayo ng pangatlong gold medal po sa bansa. Ayun, so para sa iyo, napakasaysayan ang kanyang naging tagumpay. Ayun, maraming salamat, Alfred. Thank you. Salamat, Alfred! O, Trisha, yung ilan sa mga estudyante dyan, natapos ba yung kanilang klase? O medyo sinabi ni ma'am at ni sir canceled at pumunta sa parada? Natapos naman ang kanilang mga klase at siyang kami. May mga kasama rin tayong mga guro dito kanina na nagbabantay sa mga estudyante para at least nandun yung security para sa karamihan ng ating mga estudyante. Ayun. O sige, mag-ingat kayo dyan. At mag-enjoy kayo sa pagsimula ng parada at yun ang inaantay. Maraming salamat. Yan po si Trisha Lindo. Oras po natin, 5 minuto bago po ika-4 ng hapon. Pero hindi pa po nagsisimula ang parada dahil siguro nga po ay... Minimake sure muna na safe ang lahat ng ating magiging mga participants po sa parada at importante yung safety ng ating mga atleta rin at ng mga manonood. Kaya inaayos po muna ang paghahanda dyan po sa Aliu Theater. Again, magsisimula po ang parada sa Aliu Theater po. Yan po ay sa May Rojas Boulevard po. Pagkatapos ay ito po ay... Mag-right turn sa Rojas Boulevard at dederecho po sa P. Burgos at mula po doon ay kakanan po ulit sa Finance Road at pagdating naman po ay kakanan din pala sa Taft Avenue at sa dulo po ay kakaliwa sa President Quirino Avenue at kakaliwa muli sa Adriatico Street at kung saan magtatapos nga po sa Rizal Sports Complex. Kung saan meron po tayong inaabangan din, gaya nga po ng sinabi ni Christian, na ceremony po doon sa loob ng Rizal Sports Complex. Kaya patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa Teleradyo Serbisyo at sa DWPM Radyo 630 sa inyo pong mga radyo. At patuloy po ang ating coverage na ginagawa dito po sa pagbibigay dangal, a hero's welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians. Na any moment po ay magsisimula na, pero ako po ay pansamantalang magpapaalam na. Susunod na po ang ating headline sa hapon kasama si Sir Tony V. Hanggang bukas po muli at tayo po ay magbabalik sa ating pong regular programming tomorrow. Maraming salamat mga kaserbisyo sa inyo pong pagtutok ngayong hapon. At ako po ang inyong Chang Ami. Maraming salamat. Bye! God bless you all at mabuhay ang ating mga atletang Pilipino. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.